Ililibing na pumamaya ang isa sa mga estudyanteng nalunod sa kanilang field trip sa San Miguel, Bulacan. Ang pamilya ng biktima desididong panagutin ang mga may kakulangan o kapabayaan sa insidente. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha. Maris, nakalabas sa ospital ngayong araw ang isa sa mga survivor sa disgrasyang inabot ng field trip ng Bulacan State University noong Martes. At mula ospital, dumiretso siya rito sa Obando Church para dumalaw sa huling araw ng burol ng kanyang kaibigang nasawi sa insidente upang makiramay at magpaalam. Hindi matigil sa pag-iyak si Daniel nang bumisita kanina sa huling araw ng burol ng best friend niyang si Sean Rodney Alejo, isa sa mga estudyante ng Bulacan State University na nasawi habang tumatawid sa Madlum River noong Martes. Muntik na ring masawi sa insidente si Daniel pero nakaligtas siya. Salamat sa matalik niyang kaibigan. Pinili po akong iabot ni Sean dun sa tour guide para makaahon ako. Nakita ko ba po si Sean? Nakangiti pa po siya, tapos tinutulungan po, niya yung isa naming kaklase. Nabuhatin po yung bag niya para hindi po mabasa. Nasabi pa po niya, andali, intayin niyo kami. Tapos nakangiti po siya, tapos yun po yung linkita ko sa kanya. Nagpumilit daw makalabas ng ospital ngayong araw ang dalagita para makitang muli si Sean. Kwento ni Daniel, wala raw silang kasamang teacher sa kanilang bus sa field trip. Dalawang tour guide na pawang mga third year tourism students sa BSU ang tangi nilang kasamang nagpunta sa Madlum Cave. Sa lugar, wala raw nagbabantay ng mga taga-local government unit. Narinig ko pa nga po nung di pa po kami umaakyat, sabi po nung isang tour guide, mukhang uulan, tapos sabi naman nung isa, hindi yan, tuloy tayo. Tapos, ayun, tumuloy po kami. Kala namin walang mangyayari. Bagamat masakit, tanggap na raw ng pamilya Alejo na wala na ang kanilang panganay. Pero may kailangan daw managot sa nangyari, lalo na't may nakikita silang mga naging kapabayaan. Wala silang life vest, wala silang safety gear. Gusto ko lang din magbigay ng message sa mga nagpapa-interview na pinapalabas pa ang mga bata ang may kasalanan. Parang napakasakit naman po sa amin noon. Sasabi na ang mga bata ay makukulit. Unang-una, huwag kayong magpapa-field trip kung di nyo kayang tigilan yung mga kasama ninyo. Hindi raw intensyon ng pamilya Alejo na sirain ang institusyon ng BSU at tanging ang may mga pananagutan lamang daw ang kanilang hahabulin para makamit ang hustisya. Alas tres ngayong hapon, Maris, ihahatid sa kanyang huling hantungan dito sa Obando Catholic Cemetery ang mga labi ni Sean. Maris? Maraming salamat, Trisha Zafra.